In this video, I'll show you what to do if you're a unit earner or if you're a returning educator in teaching. So keep on watching. I like me better when I'm with you. Hey guys, this is Trinil and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I will show you the steps if you're a unit earner or a returning educator in teaching so that you can be very successful in teaching and could be a deputy teacher in a short period of time. Pero bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. The main reasons why unit earners study education and why returning educators go back to teaching is that number one is the availability of teaching items. So if your course is somehow related to an education course which has a specialization, then you can actually earn units in education, take the LET, and apply for DEP ed so that you can have the teaching position. The second reason is higher pay. Well, hindi naman siya ganun kataas, hindi naman siya ganun kababa, pero kaya na sumuportan ng pamilya. Pero kung sinusuportahan mo lang ang sarili mo, din mas maganda. Magkano ba ang sweldo ng isang teacher 1? So the starting salary of a teacher 1 is salary grade 11, which is 20,000 something. At hindi pa dun kasama ang iba't ibang bonuses, which includes your mid-year bonus and your year-end bonus. At iba't iba pang klase ng mga allowance. Nandiyan yung chalk allowance, clothing allowance, at mga kung ano na pang iba't ibang mga bonuses na naiwan. The third main reason is the realization of dreams. So, a lot of you siguro ay na-inspire ng inyong mga kaibigan, kamag-anak, jowa, na sila din ay naging teacher na at medyo maalwa na din ang buhay, kaya ikaw din, na-inspire ka din maging teacher. So, pwedeng sila or na-inspire ko kayo, charot. So, kung na-inspire ko kayo or na-inspire namin kayo maging teacher, congratulations in choosing the noblest profession. Bukod sa mga education graduates natin, we also have our unit earners and returning educators that are also searching for teaching positions in either private schools or public schools. But most of the time, our unit earners and returning educators are way behind in employment due to several reasons. Number one is shallow learning, or nalimutan na siguro nila yung kanilang mga lessons dati sa school. And the number two is no teaching experience or having no teaching ideas at all. Hala, ganun pala yun? Anong gagawin namin? The best way to solve this problem is following ALT-P. A is for aral, L is for let, T is for turo, and then P is parang. Hindi mo pwedeng guluhin ang sequence ni A, L, T, and P kasi dapat talaga magkasunod-sunod sila. You should study first before you take the board exam, and then you should also have the teaching experience before ka magparang, because the ranking is like the grand finals. Ito talaga yung pinaka-peak ng pagiging beginning teacher mo, so dapat you should be very ready before you apply for DEP ed. So dapat magfo-focus tayo sa A, L, and T. A is for aral. So if you're a unit earner, yung tip na ibibigay ko sa inyo, actually galing talaga siya sa mga college professors, ito yon. We strongly suggest that you should study all profit subjects. You should study the 39 units of those subjects rather than taking 18 units lang. Bakit 39 at hindi 18? So tingnan natin lahat ng profit subjects. So this is actually in order. So you have your social dimensions in education, child and adolescent development, principles of teaching 1 and 2, Education Technology 1, Developmental Reading 1, Education Technology 2, Facilitating Learning, Assessment of Student Learning 1, Assessment of Student Learning 2, Curriculum Development, Teaching as Profession with Legal Basis, and then you also have your Developmental Reading 2. So, anong nangyayari kasi kapag 18 units lang ang kinuha mo, kulang na kulang talaga yung magiging learning mo. Kasi kung itatimes mo nga yung 18 sa 2, you can have 36 units lang. Kulang pa rin yun kasi 39 units yung na-mention ko. Imagine nyo yun guys, 18 units lang yung inaral mo. Tapos, mas malaki pa yung naiwan, yung hindi mo aaralin. At ang masaklap pa, yung iniwan mo, ang pinaka-importante pa, nandun yung mga subjects na very, very important when it comes to the licensure examination for teachers at yung mga gagamitin mo pagdating sa real world of teaching na, such as your facilitating learning, your assessment of student learning 1 and 2, your curriculum development, and then you also have the teaching as profession with legal basis kasi dapat alam na alam mo lahat ng batas when it comes to being a teacher, yung code of ethics natin, dito yung lahat dapat malalaman mo. Ngayon kung 18 units lang ang aralin mo, umpisa sa social dimensions hanggang sa education technology 1, luging-lugi ka dun friend, kasi kung hindi ka pa nakakapag-take ng board exam, wala kang malalaman, wala kang alam
doon sa ibang mga subjects na hindi mo naman tinake before. So, we strongly suggest that you should study all 39 subjects out there. Actually, studying all prof ed subjects will also help you in taking the board exam kasi lahat ng mga prof ed subjects ay naaral mo, which comprises a part of the exam talaga. Kaya dapat alam na alam mo lahat ng mga prof ed subjects. And sabihin natin time-consuming siya, but take note, worth it talaga ang paghihintay mo at ang pag-aaral mo. Ngayon, kung kayo naman po ay isang returning educator and then gumraduate kayo 2014 backwards, ibig sabihin 2014, 13, 12, 11, 10, 9, mga ganun pabalik, you should take a refresher course. I think 18 units is enough, pero mas magandang magtanong po kayo sa university registrar kasi sila po ang nakakaalam nun. You wanna know why? Here in the Philippines kasi, the relevance of a subject or knowledge is only 5 years. Ibig sabihin, pagkatapos ng 5 years, nagbabago na naman yung design ng education, nagbabago na naman yung trends, nagbabago na naman yung techniques, nagbabago na naman ang mga pananaw natin when it comes to education and the whole teaching learning process. So, kayo po bilang isang returning educator, dapat ang lahat ng nalalaman nyo ay updated when it comes to the education and the teaching learning process. So, that's why you have to take a refresher. You should also practice your lesson planning. So, paano ba natin magagawa yon? So, number one, you can read and study other lesson plans from teachers na kilala nyo or yung mga lesson plans na nanggagaling sa internet. Though, dapat lahat ng mga learning resources mo, such as the lesson plans, should always come from the official DepEd Learning Resource Portal, which is called the LRMDS. Ilalagay ko din po ang link sa baba para magka-ideas kayo. But take note, dahil hindi naman po kayo DepEd employee, hanggang tingin lang po kayo and then you can never download that because DepEd members only can download files from the LRMDS. Kaya nga po nang sabi ko, you should read and study other people's lesson plans and then you have to create your own. Kasi hindi mo naman malalaman kung marunong ka pa gumawa ng lesson plan until gumawa ka. And then after mo makagawa, you should let other people critique. Take note, knowledgeable persons lang ang pwede mag-critic ng lesson plan kasi sila na naman nakakaalam kung paano ba pasikot-sikot ng lesson plan. Kung may asawa po kayong teacher, okay. Kung may kapitbahay kayong teacher, okay. Kung may kaibigan kayong teacher, okay. Pag mas maraming nag-critic, mas maganda. L is for LET. So the LET is actually like the finish line once you are complete with your education. So ano naman ang gagawin mo bilang isang unit earner? So ganito po ang gagawin. Before you apply for the LET, dapat nakapagtanong na kayo sa iba't ibang mga knowledgeable persons kung ano kaya sa tingin nila ang magiging specialization mo once na nag-apply ka para makapag-take ka ng board exam. Kasi ganito yung nangyayari. Karamihan kasi sa mga unit earners na kilala ko, nalalaman pa lang nila yung kanilang specialization kapag nandun na sila sa PRC. Kasi PRC talaga yung nagsasabi kung ano yung magiging specialization nyo. So kung ganun ang nangyayari, imagine nyo guys, kasi kapag nakapag-apply na kayo for the board exam, parang 2 months na lang yan ang pagitan bago kayo makapag-take talaga ng actual board exam. Aaralin nyo yung Gen Ed, aaralin nyo yung Prof Ed, aaralin nyo yung specialization nyo, and then sabihin natin may trabaho kayo, may iba't iba kayong priorities. Now, makakapag-aral ba kayo ng mabuti within that short period of time? Parang hindi naman. So, I strongly suggest na dapat nakapagtanong na kayo sa iba't ibang mga tao kung ano kaya sa tingin nila ang magiging specialization nyo once na nag-take kayo ng board exam para hindi kayo mahirapang mag-aral ng mabuti. You should be able to study very, very well kasi tandaan nyo, good rating equals good employment rate. Tandaan nyo yan. Ano naman ang gagawin mo kung ikaw ay isang returning educator pero wala ka pa rin lisensya? So, ganito ang gagawin. Number one, dapat mag-take ka pa rin ng refresher course. Kasi kahit hindi naman required, kasi kapag sa PRC, nag-take lang naman ng refresher course kapag 5 times ata bumagsak. Pero sa case natin, ikaw kasi ay returning educator. So, probably, nalimutan mo na yung mga trends, nalimutan mo na yung mga lessons. So, advisable na mag-take ka muna ng refresher course kahit 18 units lang, besh, para may matandaan ka man lang ng kahit papano. Then, after that, pwede ka naman mag-take ng board exam. Letter T is for turo. So, after successfully passing the LET, you can just apply for DepEd right away. So, pwede naman kasi ganun yung naging case ko. Kaya lang, meron tayong mga iba't ibang problems kapag ganun yung nangyayari. Number one is that you have no experience yet. Kapag wala kang teaching experience at nag-apply ka kaagad sa DepEd, ano kaya mangyayari sa interview mo? Ano mangyayari sa demo mo? So, wala kang
makukuha na ng information kasi nga hindi mo nga siya alam, wala kang teaching experience. And then number two is that your skills are very unripe pa rin. So ano pwede natin gawin? So ganito ang gagawin natin guys. Number one, you should apply somewhere else. Applying for private schools is a good start kasi number one, nagbibigay sila ng service record, and then number two, maganda ang work experience when it comes to private schools. Give it 2 years guys kasi hindi mo naman kayang i-master ang mastery of the content and the subject learning areas, yung teaching skills mo, lesson planning mo, and then the strategies in a year. Siguro okay na yung 2 years kasi medyo matagal-tagal na din yun, and then take note, yung 2 years of teaching experience is already 3 points kapag nagparang ka. So medyo win-win situation siya kasi number one, nakapag-practice ka ng iyong teaching skills. Number two, nagkaroon ka ng teaching experience. And then number three, magagamit mo siya kapag nagparang ka. O diba? Hindi naman sayang. You can also practice your communication skills and then your interpersonal relationships. Bakit ganun? Kasi sa case ko, ako talaga, introvert talaga. Hindi ako masyado nakikipag-usap sa iba, lalo-lalo na kapag hindi ako comfortable na makipag-usap sa kanila, and then hindi din talaga ako lumalabas ng bahay. So, ang nangyari sa akin, nung nakapasok ako sa DepEd as Teacher 1, lumabas talaga ako sa comfort zone ko, friend. Talagang inaral ko talagang paano makipag-usap sa ibang tao, paano magkaroon ng interpersonal relationships with the other education stakeholders. Laging tandaan, a good relationship with other people will give you good working experience and magiging happy ka. So balikan natin ang ating ALP. A is for aral, L is for let, T is for turo, and then P, doon ka palang pwedeng magpa. That's all for today guys. Kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to, don't forget to like this video, bigyan nyo ng thumbs up, at kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at i-hit din ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. At dahil hindi natin di-discuss ang letter P, which is called the parang, ilalagay ko ang link sa lahat ng mga gusto nyo malaman when it comes to the DepEd ranking tips and guides. I will leave that link sa description box at ilalagay ko ang link sa baba para sa lahat ng mga tutorials ko, sa lahat ng mga lesson plans formats out there. Ayaw nga pala, sa Monday, i-release ko na ang new segment ko na tinatawag nating Monday Head Starts. So sana panoorin nyo yun. And then after Monday Head Starts, i-release ko ang susunod kong vlog sa ranking, which is anong gagawin mo kapag bumagsak ka sa ranking. That's all for today guys. This is Trinil. Kita-kits tayo sa susunod kong video. I'll see you guys next time. Bye!